At ngayon, mga gilim naming tagapakinig, narito ang pangatlong kabanata ng ating kwento na pinamagatang Matulis sa Pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Kapitan, dinala mo na naman ako dito sa inn. Baka makahalata ng mga kabarangay natin na may lihim tayong relasyon. Huwag kang mag-alala, Bibang. Hindi mangyayari yan. Ako ang bahala sa'yo. Sige, ikaw ang bahala. Pero alam mo, medyo kinakabahan ako eh. Ayan, tapos na tayo, Bibang. Magbiwis na tayo at aalis na. Oh, Kapitan, ibang-iba ka talagang kaulayaw. Damang-dama ko ang iyong pagkalalaki. Oh, Kapitan. Anong nangyari? Bakit hindi ko umalis ang aking ugat? Kapitan, anong nangyayari? Bakit parang nag-lock? Patay! Nag-lock na! Delikado! Mabubuking tayo, Kapitan, Bibang! Mamamatay ako nito sa kahihiyan! Kaya pilitin mong alisin, Kapitan! Pilitin mo! Magpasugod na lang tayo sa ospital! Nakakahiya! Kapag makita nila tayong ganito ang itsura natin! Sinule! Nawag! Sige na! Balutin mo kami ng kumot! Isugod mo kami sa pinakamalapit na ospital! At huwag na huwag mong ikwikwento sa ibang nangyari sa amin! Kapitan! Yung kumot! Napakasakit talaga ang ginawa mo, Kapitan. Hindi ko matatanggap na ipagpapalit mo ako sa isang gulang na. Ano bang hinahanap mo? Maganda naman ako kaysa sa bebang na yun, ha? Bakit siya talaga ang pinagbibigyan mo ng atensyon? Bakit? Si Rudolph. Rudolph, nandito ka na pala sa barangay hall. Veronica. Napansin ko eh, parang malungkot ka. May problema ka ba? Ha? Problema? Ano naman ang problemahin ko? Wala! Kinula kita, Veronica. Huwag ka nang magsinungaling. Alam kong may problema ka. Ano ba yun? Wala akong problema. Wala! Wala! Ang kulit mo! Veronica! Veronica! Ha? Pineng? Bakit? Anong nangyari? Nako, nasa lubong ko si Kuya Noli. Yung mabait na tricycle driver na suki natin. Ano nga yan kung nakasalubong mo siya? Nako, isinugod daw si Kapitan sa ospital. Inatake na naman sa puso. At ang sabi niya sa akin, delikado na raw ang lagay. Ano? Rudolph, halika! Puntahan natin ang sweetheart ko! Si Kapitan! Halika, bilisan ko! Halika! Di nakakain tayo ng libre. May reserve pa tayo para bukas. Oo nga, Lola. Ang galing mo talagang dumiskarte.
Lahat ng binato sa'yo ni Darwina, sinalo mo. Habang inahabol ka, sinamantala ko naman ang kumuha ng mga paninda niyang tinapay at mga dilata. Mabuti na lang at hindi ka nakita ni Bibang. Wala dun si Aling Bibang, Lola. Nakita kong kasama si Kapitan. Di ko alam kung saan sila napunta. Mabuti naman kung ganun. Sige, pagkatapos natin kumain, didiskarte na naman tayo ng iba. Hindi ba pag nanakaw itong ginagawa natin, Lola? Hindi, Bujay. Ito ang tandaan mo. Hindi tayo magnanakaw. Dumidiskarte lang tayo. Para mabuhay. Binigyan tayo ng Diyos ng isipan para gamitin upang hindi tayo gutubin. Kaya kung pinapabayaan lang natin na magutom tayo, ay nako, kasalanan na natin yun. Hindi na kasalanan ng Diyos. Tama na. Diskarte lang yun. Ibinato sa'yo ni Darwina, pinulo mo lang. Hindi mo ninakaw. Tumpak, Bunjeng! Tumpak! Kanina pa ako dito sa harap ng ospital. Hanggang ngayon, wala pang dumanaan na tricycle para makabili ako ng gamot ni Kapitan na inireseta ng doktor. Buti na lang at natanggal kaagad ang ano naming dalawa na naglag. Kundi, nakakahiya kaming dalawa. Ako, okay na. Pero siya, umatake ang sakit niya sa puso. Sa bagay, nangako si Dr. Oclay na hindi na niya ipagsasabi ang nangyari sa amin. Dalian niyo! Tingnan natin ang lagay ni Kapitan! Bilisan niyo! Sina Susana yun ah! May kasamang mga kababaihan at dadalawin nila si Kapitan. Naku! Baka pagsamantalahan siya. Kailangan makabili na ako kaagad ng gamot para makabalik ako kaagad dito sa ospital. Aling Bibang, kumusta na ang lagay ni Kapitan? Noli, mabuti naman at bumalik ka. Kwan, may pinabibiling gamot sa akin ang doktor. Halika, samahan mo ako para makabalik tayo kaagad dito. Halika! Sige, halika na Aling Bibang para makapagbutil din tayo. Makabili ng gamot. Sige na, sakay na. Sige, sasakay na ako. Halika na, bilisan mo! Halika na! Okay, let's go. Bakit kaya ang daming kababaihan at badeng na parang nagmamadali? Pupunta raw sila sa ospital. Nakaw, bakit kaya? Pare Asyong. Pare. Mabuti naman na nakita kita kaagad dito. Pare. Ano bang latest sa kanila? Anong latest na balita? Nako, may magandang balita. Ha? Galing ako sa bahay mo, hindi kita nadatnan. Nandito ka pala sa parada ng tricycle. Pare, sabihin mo na kagad sa akin yung magandang balita. Ano bang nangyari, ha? Hindi mo pa ba nababalitaan ng nangyari kay Kapitan? Ha? Si Karyong, bakit? Anong nangyari sa kanya? Namatay na ba siya, pare? Ha? Kailan bang libeng? Sabihin mo, nako, pare! Nako, pare. Hindi mo ba alam na inatake na naman daw siya sa puso? Nandoon siya ngayon sa ospital at ayon sa narinig ko sa programa ni Ulo Ningning na Bading sa radyo,
50-50 na raw ang tsansa niya nga mabuhay. Ano? Ganun ba? Eh, magandang balita nga yan, pare. Eh, sana mamatay na yung karyong na yon para wala nang balakid sa mga plano nating dalawa. Oo, pare. Ano? Mamamatay na yon. Kaya pwede na tayong magbunye. Oo, pare. Ayan, umaayon na sa atin ang panahon, pare. Parang nakikita ko na ang mangyayari. Kapag namatay na si karyong pare, ikaw na ang automatic na magiging punong barangay at ako na rin ang magiging administrator. Subukan ko rin hawakan si Veronica para lubos-lubos na akong makaganti sa mga atraso sa akin. One bullet, two birds, pare. One bullet, two birds, kamo, pare. Anong ibig mong sabihin? Makakaganti na nga ako kay Karyong Ha? Makakaganti pa ako kay Rudolph. Gagawin kong lahat para ako rin ang hahawak kay Veronica. Sige, pare. Mapapasa akin na rin na si Bibang. Bakit? Ayaw mo ba si Punyang, pare? Pare, asyong naman. Kahit lasingin mo ako, hindi ko papatulan ang Punyang na iyon. Ang pangit-pangit eh. Si Bibang ang gusto ko, pare. At kapag sinagot na niya ako, pagkakasalan ko siya kaagad. At kakabitin ko rin si Tintin. Pare, Adong? Oo, pare. Yan na nga pangarap ko. Kapag kabit ko na si Tintin, siyempre, mabubuntisan ko siya. Isusunod ko si Pining na buntisan ko rin. At kapag nagsawa na ako kay Pining, pwede kong isunod si Insiang. Si Veronica pala. Pare, Adong! Anong nangyari sa'yo? Lumaban ka! Huwag kang susuko! Bubuhayin ka ng pagmamahal ko! Kap, lumaban ka! Ate Veronica, parang hindi na yata malulusutan ni Kapitan ito eh. Tingnan mo siya, parang bangkay na. Hindi na gumagalaw. At parang hindi na humihinga. Ha? Oo nga! Parang hindi na siya humihinga! Kapitan! Kapitan! Gumising ka! Kapitan! Tintin! Bakit ganito ang tsura niya? Parang bangkay na siya! At ang lamig-lamig na niya, Tintin! Ay, teka, sandali! Tatawag ako ng doktor! Doktor! Tulong! Kapitan! I-revive niya ang pasyente! Parang mamamatay na siya, doktor! Dalianin niyo! Ha? Kayo ba ang pamilya ng pasyenteng ito? Hindi po, Doc. Bantay lang po kami. At parang mamamatay na yata siya eh. I-revive po ninyo. Nako, hindi na pwede. Patay na siya kanina pang umaga. Ha? Hindi na kayanan. Hindi totoo yan. Kapitan! Kapitan! Bakit mo ako iniwan? Kapitan! Talagang hindi na ako tinuturing na kapatid ni Kuya. Lalo na si Karyo. Mas inuuna ang makabit niya. Mahigit 15 taon nang hindi ako sinisipingan. Paano naman kasi? Tinutukso ng mga balalanding babae. Una na ang kulasa na yon. Masayang masaya ako nang umalis na.
dahil inisip kong wala na akong kaagaw sa atensyon ng asawa ko. Yun pala, lalong matindi ang pumalit sa kanya. Briset ang Shirley na yun. Ngayong wala na rin siya, pumalit naman itong si Veronica. Pati si Tinte ang nahibag ni Pineng. Nakisaw-saw na rin. At ngayon, itong si Bibang, pinatulan ni Karyong. Kailangan ko ang maglibang. Pero saan? Wala na akong natitirang kaibigan. Ay nako, mga mahal na tagapakinig. May sariwang-sariwang balita. Aha, may sariwang balita na naman ang announcement dito. Ano man kaya ang isyaw? Mga mahal kong tagapakinig, hindi nyo ba alam? Nako, hindi niya na nalampasan ang kamatayan. Nako, patay na siya, natuluyan na tsugi. Sino kaya yung tinutukoy niyang namatay na? Nako, yung kapitan na matulis. Inataki na naman. Habang nasa insila ng kanyang kalaguyo. Ano? Si Karyong palang tinutukoy niya. At patay na raw. Ay, Karyong ko! Karyong ko! Karyong! Ladies and gentlemen, the session of this honorable body is about to commence. Please open your cameras. Yes. As the elected vice mayor and presiding officer of the 23rd regular session for 2024 is hereby called to order. Miss Secretary, let's proceed to the invocation and singing of the municipal hymn and national anthem. Let's bow down our head and put our presence to the Almighty. Ahay, Vice Mayor! Vice Mayor! Ano ka ba naman ang bring? Mag-uumpisa na ang aming session. Bakit ka basta-basta pumasok, ha? Kwan, Vice Mayor, may masamang balita. Kailangan malaman mo kagad dito. Ha? Bakit? Ano bang balita yan? Ano ang bring? Vice Mayor, si Kapitan Karyong inatake, isinugod sa ospital, pero idiniklara ng doktor na patay na raw siya. Ano? Si Bayaw? Patay na? Bunjing, nakikita mo bang nakikita ko? Oo, pare. Naglilinis sila sa bahay nila, Kapitan. Kumpirmado na patay na si Kapitan Karyong. Paglalamayan na siya mamayang gabi. Oo, pare. Dadalawin natin mamaya. Duduran ko ang bangkay niya. Ako rin, pare. Kunwari, nakikiramayan ko pero duduran ko rin. Sa wakas, namatay din siya. Oo. Alam mo, matagal ko nang inihiling ito. Eh, ngayon lang dumating. Magiging kapitan na si Kagawa Dadong at administrator na si Kagawa Dasyong. Makakapasok na tayong CBO ito, pare. Susunod na halalan, siguradong wala nang lalabang kay Kagawa Dasyong dahil alam nila napakalakas niya. Oo, pare. Padirang babanggay nila, kaya maduduro kung sino mang babangga sa kanya. Pining, bakit may kumuhang bangkay ni Kapitan? Ang ibig mang sabihin, may ibang pamilya siya? Hindi ko alam, Veronica. Nagtaka rin ako eh. Nakita mo naman,
na nag-iyakan sila habang yakap-yakap ang bangkay ni Kapitan. Pining, lalong nasaktan ako. Akala ko si Aling Bebang lang ang karibal ko. May iba pa pala. May iba pa pala siyang pamilya. Ha? May tumatawag sa atin. Sino kaya yun? Ha? Veronica! Totoo kayang multo ang nakita nila Pining at Veronica? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Matulis sa Pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!